Yan mga sir, Philips, 32 inches. Ayan, naka-standby power tayo. Tignan natin kung ano yung problema. Power on lang natin. Ayun. Kung napapansin nyo, may backlight. Walang picture. Philips, 32. Ayan mga sir, yung model niya, no? Philips model number 32 HA3052/71. So tanggalan na natin ang mga turilyo to mga sir. Alisin lang natin yung ano. Kanyang speaker. Ito naman yung kanyang sensor. Palusot lang natin. Teka lang mga sir. Nako, tigas. Ayan, tanggalan natin mga sir. Ayan. So, ganitong board yung gamit sa kanya, no? Ayan, daming alikabok. Daming sapot, mga sir. Ayan, tinanggalan na natin ang mga ano mga sir, mga dumi. Mga sapot, alikabok. Ayan, malinis na siya. So, ganitong top board na naman yung gamit niya, no? So, first thing to do, tignan natin kung may pumapasok na 12 volts sa kanyang panel, no? O sa kanyang top board. So, ready lang natin yung ano natin, tester. Madami na akong video ng ganito mga sir. Pero hindi, kala ko ibang ano kasi. Ibang panel yung gamit o top board. Ganito rin pala. So, pero kunan pa rin natin ng video. Exian lang natin to. So check ko lang kung may 12 dito na pumapasok. Nakasa na yung ating plug. Tingnan lang natin mag backlight. Ayun, nag backlight na mga sir. Ayan. Tingnan natin kung may 12. Tingnan natin paglampas sa fuse o pagtawid sa fuse. So ayan, positive meron. O, tutok na tayo diretso dito sa bone. Bilisan lang natin to. So wala. Tingnan natin kung mayroon tayong 1.8. 1.7. Tingnan natin yung 3.3 natin. Tingnan yung ating 3.3. Ba? Wala ata tayong 3.3. Hindi talaga gana to. Eh, meron ito dito pala. Nako, mali naman yung ating pinagtututukan. ABDD pala yun. Ayan, may 3.2 tayo. Ating B off. La. Ito yung ating B off. Wala. So, unplug natin. Ititrace ko lang mga sir kung saan yung problema niya, no? Tapos papakita ko sa inyo para hindi na humaba masyado yung ating video. So ayan mga sir, no? Tawag dyan, nag-resistance check tayo dito sa mga CKB signals niya, no? Clocking voltage dito. So ayan, itong ito mga sir, no? Ito yung ating CKB1. Ayan.
Ito yung ating CKB1. Yan. Ito yung ating CKB V2. CKBB1. Naku, mali pa. CKB1, CKBB1. So, resistance check tayo dyan at may nasuka tayong ohms, no? Ohms lang. So, ngayon, ikakat natin ngayon to dito, ha? Huwag dito, mga sir. Pwede rin dito. Kaya lang, syempre, pag nasa kabila yung sira, magdudugtong na naman kayo dyan. Dito na lang. Unahin muna natin dito, mga sir. Ito. Dito tayo magkakat sa baba ng dot na yan. Yan. Tingnan natin kung may masukat pa tayong ohms dyan sa dalawang test point na yan, no? Para mapakita ko sa inyo na ohms yung reading yan. Teka lang. Suhatan natin, mga sir, yung CKB1 tsaka yung kanyang CKBB1. Ayan, no? K-ohms lang yung nasukat natin. No? 0.6 K-ohms. Suhatan natin yung CKB1 tapos yung CKB2. Diba, mega ohms yung CKBB1 tsaka yung CKBB2. Ganun din. So ngayon itong CKB2 tapos yung CKBB2 mega din, no? So ito lang yung problema natin, mga sir. Yung ating CKB1 tsaka yung ating CKBB1. Tara, cut na natin yan, mga sir. Lumampas pa tayo, ha. Yan lang yan, gas-gas lang yan. Talaga na perfect yung pagputol. Check natin kung nakarugtong pa. Buzzer check lang tayo, buzzer check. Ayan, mga sir, nakat na natin yan dyan, no? Yan. So, mag-aabang tayo dito sa kanyang VON. Tignan natin kung may lalabas na boltahe. Yan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. At sa mga nakasubscribe na, maraming salamat sa inyo, mga sir, no? So, yan. Abang tayo sa bond, mga sir, ha. Tingnan natin kung magkakaroon tayo ng 30. So ayun, mga sir, nagka 30.5 na tayo, no? So positive na dito yung sira. So tingnan natin kung may picture yung ating TV. So, tinanggal ko lang. Kinalang ko lang yan, mga sir, ha. Baka sabihin nyo. Ayan. Naka blue screen na siya, mga sir. May no signal na. Ayan. Malinis naman siya, no? Wala siyang hairlines. Pero sa ganitong uri ng top board o panel, mga sir, mas magandang i-ano na lang natin yan. I-cut na lang natin lahat. Ayan. Lahat ng CKB signals niya, mga sir. Yan. Simula dyan hanggang doon sa ating CKB1.
isasabay na rin natin yung stevie. Stevie yan mga sir. Pero hindi natin isasabayan mamaya sa pagrugtong, ha. Kasi ikukonek pa natin yung mga yan. So bale yan, ha. Pinagdugtong-dugtong natin lahat ng CKB at iniwan natin nakahang yung stevie nya. Huwag nyong isasama yan mga sir. Tapos naglagay tayo ng 1K resistor to ground. Sa ganitong pamamaraan mga sir, mas mapapatagal pa natin yung buhay ng ating panel o yung ating screen. Kasi pag iniwan natin nakahang lang siya, mga sir, hindi tumatagal yung ating TV. Tested and proven na din yan mga sir, yung mga ganyang klaseng technique. So yan, okay na yung ating TV mga sir, no? Wala siyang fine lines o hair lines. Igup na, poging pogi, no? So yan yung ating resistor mga sir. Masyadong malaki lang nalagay ko, wala akong 1.4 watts. So final test tayo mga sir. Yan, lumabas na si Philips. Ang lit lang ng kanyang logo, no? Ganun pa. Parang logo lang ng kotse. Ayan mga sir. Okay na okay pa mga sir, no? So, ayan, si Philips ulit. Ginagyan ko na ng signal. Ayan. Hanggang dito na lang mga sir. Thank you sa panonood.